Yo, what's up mga Lodi? It's your boy, Miku Senpai. At sa video ngang ito, ilalapag na po natin yung analysis natin about sa chapter 241 ng Tokyo Revengers. So, pasensya mga Lodi kasi natagalan ang pag-analysis natin sa chapter na ito. Buwat nang i-post ko yung chapter review natin. So, bali ang dahilan kasi mga Lodi is inabangan ko kasi talaga kung may leaks panel na lalabas about sa paparating na bagong chapter. Sa kasamaang palad nga mga Lodi, sa buong magdamag ay walang lumabas. Kaya ang mangyayari nga sa videong ito ay mukhang pure analysis lang about sa chapter 241 ang maririnig nyo. Pero mga Lodi, don't worry. Daddy chill. Linapagan ko na rin kasi ito mga Lodi ng prediction ko about sa chapter 242, kaya daddy chill talaga. So bali bago natin to simulan mga Lodi ay kung hindi pa nga kayo nakakapag-subscribe dito sa ating YouTube channel ay mag-subscribe na kayo dito sa ating YouTube channel at syempre iyon yung notification bell para always na nga kayong updated sa mga ilalabas pa nating mga video. Lalo na sa mga latest na kaganapan sa manga ng Tokyo Revengers. At para mas mabilis nating ma-hit ang 50,000 subscriber mga Lodi kasi kung mangyaring ma-hit nga natin ang 50,000 subscriber ng maaga ay baka ganun ganto yung gawin ko sa CR namin o sa lahat ng pinto ng bahay namin. De joke lang, pero kung ma-hit nga natin ng maaga ang 50,000 subscriber ay gagawin ko talaga yan at bibidyoan ko pa. Although, simulan na natin pala to. Dami ko na sinabi masyado. So simulan na natin to. Let's go. So before I start, kung hindi mo pa nababasa yung chapter 241 ay maiging basahin mo na muna. Or ang mas maiging gawin mo na lang ay panoorin mo na lang yung chapter review natin about sa chapter na iyon. So let's start. The most awaited backstory. So bali yan nga ang backstory ni Haruchi Yusansu na nasaksihan natin sa chapter na ito. Although si Kawaragi Senju yung nagkwento. So bali naging malinaw nga sa atin dahil sa chapter na ito na kaya pala merong scar o peklat si Haruchi Yusansu sa magkabila netong bunganga ay dahil nga sa isang big mistake na nagawa netong si Senju, which is itong ang pagsisinungaling niya. So bali dito sa part ni Haruchi Yusansu, grabe. Sobrang nakakaawa siya mga Lodi. Kasi dun pa nga lang sa part na lagi siyang napapagalitan ni Takeomi kahit na wala naman siyang ginagawa ay sad part na yun. At sa sobrang sad part nga mga Lodi ay dahil nga sa backstory na ito ni Haruchi Yusansu ay pinaiyak nga neto mga Lodi yung buong community ng fans ng TR. So bali hindi ako nandito mga Lodi para magpakaguro. Pero makinig kayo mga Lodi. Natural sa bata ang magdamdam mga Lodi, lalo pat hindi pa nila naiintindihan ang lahat. Kaya nga sa mga batang ganon, nakatulad ng kay Haruchi Yusansu, ay madalas talaga na nauuwi sila sa pagre-rebelde. Sa mga bata mga Lodi, mas matimbang yung atensyon. Yung atensyon na may pagmamahal at atensyon na may gabay. Pero kung ang atensyon nga ay katulad nga ng sitwasyon ni Haruchi Yusansu na natatanggap sa murang edad, ay hindi malayong mauwi talaga sa pagre-rebelde ang labas. O ang kahihinatnan. Kaya ang moral lesson nga rito mga Lodi is tayo mga Lodi as a new generation. Dapat nating maunawaan yon para pag dumating yung point na tayo na rin ang magkakapamilya ay alam na natin yung gagawin natin, which is aware tayo at magiging aware tayo sa feelings ng bata. At saktong mabalik tayo rito mga Lodi kay Haruchi Yusansu. So bali dahil nga dyan ay lumitaw nga sa atin dito na may reason talaga si Haruchi Yusansu sa kung bakit mas pinili niyang lumakad sa pagiging masama, which means hindi natin siya masisisi. So sa part naman mga Lodi ni Senju sa nagawa niyang mali ay mga Lodi, hindi rin natin siya mabiblame. Kasi gaya nga na sinabi ni paring Otako TV mga Lodi, ay natural lang sa batang magsinungaling, lalo pat nagigilty, which is, di ba? So bali tayo mga Lodi, di ba? Alam naman natin na nangyari na sa atin yan. Pero totoo mga Lodi ha, na simula nga sa araw na iyon ay nagbago si Haruchi Yusansu, which is yup, nagpakalayo-layo na nga siya sa kanila. Nagpakalayo-layo na rin siya kay Senju mula nga sa araw na iyon. Anyway, so bali yung malinaw na may kasalanan nga rito is yung sakit ni Mikey, which is yung Dark Infalsivity niya. At yes, speaking of Dark Infalsivity ay mga Lodi, naging malinaw nga sa atin dito na hindi si Senju yung dahilan sa kung bakit nagka-Dark Infalsivity si Mikey, which is kita naman natin sa chapter na ito na meron na pala talaga siyang Dark Infalsivity, which is natitriggered nga lang kapag may nagawang mali sa kanya or may ginawang mali sa kanya.
At dahil dyan mga Lodi ay may nag-brainback nga sa akin bigla sa part na to mga Lodi. Naging malino nga sa akin dito na kaya pala ganun-ganun na lang. Pero netektahan ni Budgie yung motor dito ni Mikey kasi alam nyo na, alam na ni Budgie yung kahihinatnan kung sakasakali. I mean, dun pa nga lang mga Lodi sa aeroplanong laruan ay nag-on na yung Dark Impulsivity ni Mikey ay isang motor pa kaya. So balikabig tayo bigla at balik tayo. So bali dito nga sa part ng pagkakagawa ni Mikey sa sugat na iyon ni Orochiyo-san. So ay mga Lodi, napansin ko nga rito na same style nga ito sa aeroplanong laruan na nasira ni Mikey, diba? Which is look at that. And truly lastly, bago tayo mapunta sa prediction natin ay mga Lodi, dito naman sa part ng pagsisinungaling ni Senju, kaya nasise si Orochiyo at nagkaroon ito ng pekla tayo mga Lodi. Napawat if ako dito mga Lodi ni Tiral. What if mga Lodi umamin na lang si Senju? Kasi what if nga naman mga Lodi, kung umamin na lang si Kawaragi Senju na siya yung nakasira. Ang naisip ko kasi rito mga Lodi is baka walang gulong magaganap o malinaw na wala talagang gulong magaganap. At kaya ko naman nasabi iyan kasi kung matatandaan nga natin dito sa part na sinampal ni Hinata Tachibana si Mikey ay mga Lodi. Ang sinabi nga lang rito ni Mikey ay hindi nga raw siya pumapatol sa babae. Kaya highly possible na kung umamin na lang si Senju sa pagkakataon na yon ay baka okay pa sana mga Lodi, which is wala talagang nangyaring gulo, di ba? Pero well, in reality, sa kasamaang palad nga ay hindi ganun ang nangyari, which is yun nga, wala nang magagawa yung what if natin kasi nangyari na nga. Pero what if pa rin? So bali, let's move na sa prediction natin about sa next chapter. So bali, ano nga ba yung prediction ni Anime Real Quick PH? Oni Miko Senpai sa next chapter na posibleng maganap, which is ano yung sa tingin kong maaaring maganap sa next chapter. So bali, listen mga Lodi, listen and be careful. So bali, sa mga huling panel nga ng chapter na ito, sa mga huling katagang binitawan nga rito ng Kenwa Kuwi Sensei ay mga Lodi, malinaw nga rito na ang masasaksihan nga natin sa next chapter ay may meeting nga na magaganap ang bagong na buong team ni Takemichi. And sa mga huling kataga nga ay malinaw na syempre kasali na si Senju sa gang ni Takemichi. So bali, literal mga Lodi, nakapanapanabik na nga yung next chapter, which is ako mga Lodi, I'm so fucking excited sa next chapter. Kaabang-abang talaga kasi nga ay syempre meeting yun eh. At syempre kapag meeting nga ay alam na natin yung pag-uusapan nila. Yung pag-uusapan nila syempre is yung mga mahalagang bagay. At syempre, yung mga gagawin nila. So bali, alam naman na natin at common nga rito na mamimension ka agad yung pinaka-mission talaga nila, which is maririnig talaga natin yan. So bali, ito nga ang talunin ng Kanto Manji Gang at maibalik sa side nila si Mikey. At bukod dyan mga Lodi, malamang, siguro, malaman na rin natin sa chapter 242 sa meeting na magaganap ang yun nga, yung new name nila na yun, i-reveal na yung new name nila at makita na rin natin yung gang uniform nila na ginawa ni Mitsuya. At malaman na rin natin yung pagkakabukod-bukod nila, which is yun nga yung mga division nila. At sa pag-uusap naman nila mga Lodi ay ito nga yung para sa akin na mangingibabaw sa lahat na matapik nila. Pinaka kakaharapin talaga nila na pinaka mahirap. So bali, ano pa ba? Ito nga ang sakit ni Mikey na Dark Impulsivity. So bali, yun nga yung pinakapag-uusapan nila para sa akin. At real talk ni Tiral, totoo naman na yan talaga yung pinaka-problema nila. So bali, kaya ako nga pala nabanggit yan na yan talaga yung pinaka-magiging highlights ng pag-meeting nila na mapag-uusapan nila ay mga Lodi, kasi matagal na nga na malinaw kay Takemichi na Dark Impulsivity talaga ni Mikey yung problema niya. Bago pa man magsimula ang final arc, sa Bontern arc pa lang, 'di ba mga Lodi, natuklasan niya na na ito talaga yung problema. At dumagdag pa nga to yung backstory ni Senju na involved yung Dark Impulsivity ni Mikey, which is 'di ba? So yun nga mga Lodi, kaya yun nga, yun talaga yung pinaka para sa akin, possible, highly possible na mapag-uusapan din talaga nila ang topic na iyon, which is yun naman talaga kasi yung problema, 'di ba? So bali, bago ko nga pala to tapusin mga Lodi ay may isisingit lang ako. Bago to magtapos mga Lodi ay isisingit ko lang to. I wonder tuloy na yung peklat kaya na ito ni Pachin ay si Mikey Ren kaya yung may gawa na ito. Yeah, pinag-isip ko pa tuloy kayo. Isipin niya mga Lodi, yan, naisip ko lang kasi gagi. So yun nga,
So bali hanggang dito na nga lang to mga Lodi. Mag-subscribe na kayo kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe. At yun, yung syempre ang notification bell para always na nga kayong updated sa mga ilalabas pa nating mga video. At kung nagustuhan nyo nga to, I don't forget to like this video mga Lodi para mas marami pang makakita. Standby lang mga Lodi, baka may lumabas na leaks panel, gawan ka agad natin yan ng video. And I'm happy to say this mga Lodi, I'm really fucking back mga Lodi. Love you all, God bless everyone, peace out everyone. And yun nga, this is Miko Senpai. Bye bye, peace. Perfect.